Patuloy na lumalawak ang epekto ng oil spill sa Oriental Mindoro. Pati Bakawan, kinapitan na ng langis at pinangangambahang umabot din daw yan sa Boracay. Nakatutok si Jude Veneracion. Kinapitan na ng langis ang mga Bakawan sa Barangay Kalima, Oriental Mindoro. Hindi lang ito pangitlugan ng mga isda. Nagsisilbi rin ito ang proteksyon sa dalampasigan kapag masama ang panahon. Dahil sa oil spill na dala ng lumubog na MT Princess Empress, nanganganib na ito'y mawala, sabi ng Department of Environment and Natural Resources. Yung mga mangrove natin, yung mga nakataas na mga ugat dyan, dun po humihinga yung mangrove natin. Yung sa mga ugat na nakataas na ganyan, pag natakpan po ng oil yan, hindi na po magkakaroon ng oxygen dyan, mamatay po yung mga mangrove natin. Ang pangunahing inaalala ngayon ng mga residente ay ang epekto sa kanilang kalusugan at kabuhayan. Ano, hindi po ito nangyari sa amin itong kung ito ay malaki po amin nakita sa pag-iisda. Ay ngayon po ay nabibiglang nawala. Gawa po niyang nalangis na yan. Masakit sa lalamunan niyan, sir. Sintido pag yung matagal na pag lalo ngayong mainit. Dagdag problema pa ang mga dram-dram na langis na nakukolekta sa mga dalampasigan. Nananatili pa rin ito sa mga komunidad habang inaayos pa ang plano para mailipat ang mga ito sa mga treatment, storage and disposal facility sa Bulacan at Pampanga bilang proteksyon sa mga residente. Namahagi na ng face mask ang lokal na pamahalaan. Highly recommended ng mga health official ang pagsusuot nito sa mga apektadong komunidad. We are going to draft our guidelines para mag-guide natin ang ating local governments para appropriate lahat ng sinusuot ng komunidad. Simula ngayong araw, ipinagbawal na ng provincial government ang pagkuha ng tubig poso habang hindi pa nasusuri ang kalidad ng underground water. Ang panlalawigan at ang pamahalaang lokal ay magpapadala ng mga tubig inumin para sa inyo. Sa report ng provincial government ng Oriental Mindoro, nakarating na daw dito ang barkong may kakayahang hanapin sa ilalim ng dagat, ang lububog na MT Princess Empress. Mahalaga raw ito para matakpan na ang tagas at masimulan na ang paghigop sa natitirang industrial fuel oil na karga ng barko. Umabot na rin ang oil spill sa mga barangay sa Tinogbok, Sibolo at Semirara sa Caluya, Antique, ayon sa PCG Western Visayas. Maari din daw itong umabot sa Boracay. We have a very slim, no, chance na makadabot siya sa Boracay based on the prevailing weather conditions. What if the weather nag-reverse, nag-change, and the current change? Most likely, it will affect man ang Boracay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Magpapatupad ng curfew ang bayan ng Pola simula mamayang alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga para sa mga edad 15 hanggang 21 anyos. Yan ay para mabantayan daw mga kabataang tumatambay sa mga dike na may namataang oil spill. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.